Okay, ito na, nagtitrending ngayon mga kaibigan. Senador Rapi Tulpo at Robin Padilla sumabog sa galit dahil sa smuggling. Ito na mga kaibigan, ha? Galit silang dalawa, tatlo pala. Sa Pinas, sa Iyo, meron. Bato, nagwala. Saan po nangyari ang himala, Mr. President? Noong panahon na ito, 2022, ang Customs Commissioner ay walang iba kundi si Yogi Filemon Ruiz. Marami akong nakukuha ang balita na maluwag ang customs sa mga information or importation ng sasakyan noong mga panahon na yon. Sa madaling salita, maluwag as in maluwag ang smuggling. At sino naman itong si Yasser Abbas na Director for Imports and Assessment Services ng Bureau of Customs? Sa kanya dumadaan ang pag-approve ng mga pumapasok ng mga sasakyan. Ano ang nangyari dito? Mr. President, sangasangang problema po ang nais ko mabigyan diin ngayong araw. Una po, ang smuggling. Nakikita po natin na may nakagawa ng paraan para mag-import ng mga luxury vehicles na hindi nagbabayad ng karapatang buwis. Ayon sa kadudadudang certificate of payment na sinabit sa LTO, 24.7 million lang ang binayaran ng kada Bugatti owner. Pero, kung i-compute ito, may higit 207 million kada Bugatti ang estimated duties and taxes na dapat sana na-collecta ng gobyerno. Ibig sabihin, naluging gobyerno ng 183 million pesos kada sasakyan. Or a total of 366 million pesos ang nalugi. Ito kung tunay. Ito ay kung tunay ang mga dokumentong sinimitin nila sa LTO. Inawagan po namin ulit ang customs tungkol sa certificate of payment na ito. Ang sagot po ng customs kaninang umaga sa amin ay doubtful daw po sila sa legitimacy ng mga dokumento na sinabit sa LTO. Hindi pa po kami kayang idiretso. Pangalawa, Mr. President, may problema po ang LTO sa kanilang registration process. Paano po ito nakalusot? Napakarami na pong pagkakataon na may mga smuggled luxury vehicles na narehistro ang LTO. Tama nga naman. Matagal na panahon yung mga smuggling na yan. Talaga naman ang custom, ha? Wala ng sino pa ba? Wala ng kadala-dala. Wala ng katino-tino. Mula noon hanggang ngayon, walang kakupas-kupas ang custom. Ha? Alam mo na. Ang kunti nyo lang, ha? Siyempre, sasabihin nila, tingnan nila mga pinasang mga papeles at ito'y wala namang kahina-hinala sa kanila nakikita. Wala daw. Ito na nga ang gusto kong matutukan natin dito. Sana maisaayos na ang modernization program ng customs para madaling mag-coordinate ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng LTO. Dehado po ang taong bayan. People's Initiative. Ayan, dumali na. Ayan, si Robin Padilla mga kaibigan, ha? Robin Padilla, bumalat na! Na wala pong masama sa People's Initiative. Wala. Yan po ay kasama sa konstitusyon at yan po ay pinalalakas. Katulad po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, ito po ay esensya ng ating demokrasya. Ang nagkakaroon lamang po ng hindi naayon sa salidang batas na umik. Pero doon sa Article 6, Section 21, kung hindi ko nagkakamali, in time of war, malinaw po doon na ang Senado at ang House ay meron silang magkasamang pagpupulong at sila ay boboto separately. Napakalinaw po nun. Hindi lang po natin maintindihan kung bakit nagkaroon ng People's Initiative na ipinipilit ang voting jointly. Ang pag-uusapan natin ay salita. Because of the people. And we will continue to push for the uplifting of the life of every Filipino. In the event that our people would come to truly believe that it is only through their own efforts that they can rewrite the letters of the Constitution to a form and content that they think embodies their ideals, I am sure that the Senate will be the first to support. However, the Senate will also be the first to condemn if the right to people's initiative is being bastardized by enterprising politicians. The Senate will not allow and will therefore condemn any form of threat, coercion, or bribery that compromises the future of our country and our people. Tama! Medyo may naintindihan ako dito kay Senador Bato. Okay? Kaya Senador Rapid Tulpo ay talagang about dun sa custom. Kaya Robin Padilla ay about dun sa iwan. Okay, ito naman I call on the persons behind this deceptive and fraudulent people's initiative. Make amends. Not to our constitution, but for the people.
our people whom you have maliciously enticed to unwillingly sell their land. Ito mga kaibigan, mga senador ito na nagtitrending, ha, yun ang mga sinabi nila, mga hearing. Ibig sabihin, putol-putol na ito, pero yung mga galit mga senador ay pinapanood natin. Ito na, ha, bumalat na sila. Senado, hindi ko mapigil kung hindi mapukaw yung silakbo ng aking dugo. Sapagkat binabanggit ng ating kasamahan, yung pananamantala. Gaano ba kabigat yung ginagawang pananamantala na ating nararanasan sa ngayon, Ginoong Pangulo, na isang Pilipino, idadanggel mo yung salapi mula sa DSWD, yung pangako na ikaw ay pipirma kapalit ang ayuda ng pamahalaan, yung pangako na ipirma ka lang, makakasama ka na sa mabibigyan ng biyaya ng mga politiko. Talaga naman. Pansin ko lang mga kaibigan na dito sa hearing nito, pagalingan. Pagalingan sa hearing. Kaya lang, ang problema dito, walang action yata ang iba. Okay? Kulang sa action. Katulad yung ano, Bureau of Custom. Okay? Ganyan-ganyan. Siyempre, hanggang sa Senado, napag-usapan nila. Okay? Pero sa actual, parang walang pagbabago. Ganun pa rin. Okay? Sa issue lang, ito naman, kay Villanueva, corruption din ito mga kaibigan na nasabi niya. Yun nga, yung ayuda, pirma-pirma. Ayuda, pirma, ayuda, bayaran. Pagdating ng election, bilihan. Siyempre, hanggang salita. Pagdating sa Senado, salita. Pero sa actual, okay, katulad ng bilihan ng boto. Pag-election, bawal bumili ng boto. Bla, 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 bla. Pero ang reality niya mga kaibigan, actual, bibilihan talaga ng boto. Ganon. Ito ganon. Pirma-pirma. Pag bawal pirma. Bakit ka nagpa-pirma? Ganyan-ganyan. Ang reality niya mga kaibigan, may pumipirma, may nagbigay ng ayuda. Okay? Paano mapigilan? Yan ang katanungan. Yan. Ngal-ngal kayo. Sige. Palit ang iyong pirma. Palit pirma. Ito ba yung sulpa, Mr. President? Ito ba yung insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba yung insulto sa ating institusyon? Sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto, tayo po ay binoto bilang sinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representative, not as party representative, but national leader. Is this an ill topic? Yan ang sabi ko eh. Pag sila ay binoto, okay. Paano nabili sila ng boto? Nangbili sila, kaya sila binoto, paano nangbili sila ng boto? Okay? Nangbili, nagbayad, okay? Isa lang naman mga kaibigan ang problema ng Pilipinas eh. Kahirapan, pera. Ha? Pera. Unang-una, marami mahirap. Okay? Kaya nagagawa ng Bureau of Custom na dumugas yung mga tauhan kasi nga, ha? Kulang sa pera, mga kaibigan. Kurakot. Okay? Kung ang Pilipinas ay yan, dapat ang pag-aksaya nila. Dapat pag-usapan lagi nila, paano magkakatrabaho ang mga Pinoy? Paano tayo magkakapira? Paano tayo yumaman? Paano tayo umunlad? Ganun. Hindi yung puro ganito. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Okay? Bahala na kayo mga kaibigan. Masasabi nyo, galit sila eh. Galit na rin ako. Alright. Naulit ko, reaction video lang ito mga kaibigan. Dito sa nagtitrending. Yung usapin sa Senado na yun nga mga senador ay nagpapakinggilang gilas, bumanat na Robin Padilla. Kaya nabala, subscribe my channel, don't forget comment, bye bye, thank you.